Ngayong linggo, alamin natin, how do we know if we have been born again? Ang sinasabi dito ng Panginoon sa verse 8, pinanintulad niya ang kapanganakang muli sa hangin. Every time God's word is being preached, hindi natin alam kung kanino tatama yung hangin. Bakit naging ganun ang tanong? Bakit ganito ang sinabi ng Panginoon sa verse 8? The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him, how can these things be? Paano to, Panginoon? Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel, and knowest not these things? Akala ko ba, isang ang dalagbahasa na tagapagturo sa Israel. And yet, hindi mo naintindihan ang mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Verse 11, verily, verily, I say unto you, we speak what we do know, and testify that we have seen, and you receive not our witness. If I told you earthly things, and you believe not, how shall you believe? If I tell you of heavenly things, and no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whatsoever, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. So walang kamatayan na John 3:16, kasama doon sa talata natin. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. We do not know whom the Holy Spirit will convict. Ito nga mo. Mag-preach ka sa karamihan, at habang nag-preach yung nangangaral, hindi niya alam kung sino yung kakausapin ng banal na Espiritu. Tama? Hindi natin matiyak kung kanino ipapatungkol ng banal na Espiritu yung mensahe na napapakinggan ng lahat. Like the wind, we do not know where it will blow. We just see its effect on where it hits. At ginamit ko ng example yung mga dahon na tinatakay ng hangin, yung mga dahon na nalalaglag. And sometimes, yung hangin, we feel its effect as it hits our bodies. Di ba? Yes. Hindi natin siya pwedeng utusan. Hindi natin siya pwedeng pigilan. So, the same is true with the Holy Spirit. Hindi natin malaman kung sino'y tatamaan, pero kung ikaw yung tinamaan, definitely inyong malalaman. Kung ligtas ka na ngayon at alam mo na ikaw ay anak na ng Diyos, hindi mo balikan yung araw na nakapakinig ka ng salita ng Diyos, kinundit ka ng banal na Espiritu sa palagayan mo at pangangailangan mo, at doon mo naunawaan na isa kang makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas, pinagsisihan mo yung kasalanan, tinanggap mo si Kristo bilang iyong sarili tagapagligtas. Amen. Yun yung kapahayagan, kapatid, tinamaan ka ng hangin. Kasi nag-respond ka doon sa panawagan ng Diyos sa kaligtasan. Look, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, the same is true with being born again. You will know as it hits you. So, sabi ni Nicodemus answered and said unto him, how can these things be? Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know and testify the things we have seen, and you receive not our witness. If I have told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? You see? So, kung yung sinasabi ko na tungkol sa bagay-bagay sa mundo, na pagkasabi ko, eh hindi mo kayang paniwalaan, paano mo bang paniniwalaan kung mga bagay-bagay makalangit na sabihin ko? So, anong sinasabi rito ni Kristo? Ang mga bagay-bagay spiritual ay maunawaan lang sa pamamagitan ng kaunawaan spiritual. Kaunawaan spiritual. At sabi niya, verse 13, and no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. So, sinasabi ni Kristo rito,
Ako nagaling sa langit at naparito at nagdadala ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan. At dapat dito makahalata na si Nicodemo, walang ibang kausap si Kristo kundi siya. Tanong, was Nicodemus born again? Noong umpisa, hindi pa. Pero pagkatapos na nakapagpaliwanag dito si Kristo, ano sa tingin niyo? Hindi pinakita rito at hindi sinabi rito kung sakaling siya tumanggap kung ano. Pero isang kapahayagan na siya ay naligtas nung hingi niya yung katawan ni Kristo. Nung namatay si Kristo, hiningi niya yung katawan ni Kristo na siyang magpapalibing. Doon sa kanyang libing ang hindi pa kailanman nagamit. Naalala niya? It was Nicodemus. Kaya nung muna, nung umpisa, hindi niya naiintindihan kasi wala pa siyang kaunawaan. Pero pagkatapos na nakapagpaliwanag si Kristo at pagkatapos niyang maipaunawa kay Nicodemus, naligtas si Nicodemus. Parang tayo, kapatid. Hindi natin masasabi kung ang katabi mo ay tumanggap o hindi. Pero imposibleng hindi mo alam kung ikaw ay hindi. At kung araw na tayo ay tumanggap sa Kanya, yun yung araw na tayo nagpakasal sa Kanya, nagkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. Kaya hindi ko pwedeng hindi mo alam. At dahil ikaw ay anak na ng Diyos, sabi ng Biblia, sino man ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Tanong, ano yung buhay na yun? Buhay spiritual. Buhay na walang hanggan. How do we know kung talaga ako ay nasa Panginoon na o wala pa? First of all, alam mo na ikaw ay na-born again na kung alam mo na ikaw ay lumapit na kay Kristo. Minsan sa ating buhay, tayo ay lumapit kay Kristo. Tayo ay kumilala sa Kanya, tinanggap natin siya bilang ating personal na tagapagligtas. At ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten na sa that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Now, how do we know na tayo ay lumapit na kay Kristo? How? Paano natin maalaman na tayo ay lumapit na kay Kristo? Kung ating tinanggap na siya bilang ating sarili na tagapagligtas. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So, kung mapapansin nyo, mula verse 15 hanggang verse 18, paulit-ulit binabanggit yung salitang believe. So, how do we know kung tayo ay lumapit na sa Panginoon? Ha? Kung tayo ay sumampalataya na. Hello? Napakalaga maintindihan natin na yung pagsampalataya dyan ay hindi lang basta maniwala. Kasi karamihan sa atin, magmula nung tayo nagkaisip, naniniwala na tayo kay Kristo. Na siya yung tagapagligtas, na siya yung sinubo ng Diyos, di ba? In fact, yan yung natutunan natin sa ating eskwelahan, na ituro sa atin ang ating mga magulang. Pero yung sinasabing believe dito ay hindi lang basta paniniwala o hindi pananampalataya. Ang pagkakaiba nun, yung paniniwala ay yung laman lang ng utak mo, yung pananampalataya ay laman ng puso mo. Kasi nakakabit ang pananampalataya sa personal na pagtanggap kay Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Kaya malalaman mo kung ikaw ay naipanganak ng muli, kung minsan sa buhay mo, inanyayahan mo si Kristo na pumasok sa puso mo. Nagawa mo na ba yun? Kasi kung nagawa mo na yun, you have been born again. By the way, hindi lahat ng tao nagawa na yan. In fact, may mga tao, paliwanagan mo tungkol sa pagtanggap kay Kristo, sasabihin lang, ay, meron na ako yan eh. Hindi ko na kailangan yan. Kontento na ako sa reliyon ko eh. Yun yung mga tao na naligaw ng landas sa paniniwala na ang reliyon na nagliligtas. At maraming pupunta ng impyerno na ganun ang paniniwala.
pag-ibig sa hindi nila naranasang maipanganak na muli sa pamilya ng Diyos. In other words, hindi sila tunay na naging anak ng Diyos. So pwedeng may reliyo ka, pero hindi ka anak ng Diyos. Pwedeng may reliyo ka at panatiko ka sa reliyo mo, pero pwedeng impyerno pa rin ang punta mo. Sino lang yung pupunta ng langit? Those who have believed in the only begotten Son of God. Sila yung merong buhay na walang hanggang. Kaya pansinin yung security ha. Hindi lang na, ang sabi rito, they shall not perish. Hindi sila mapapahamak. Hindi lang sinabing hindi sila mapapahamak. Sinabi rin dito, meron silang buhay na walang hanggan. Pagka ikaw kumilala at sumampalataya kay Kristo, dalawang bagay ang ginawa ng Diyos. Unang-una, isinarado niya pintuan ng impyerno. Hindi ka na mapunta. Hindi ka na mapunta. You will not perish. At meron siyang binuksan. Kung meron siyang isinarado, meron siyang binuksan. Ano binuksan niya? Binuksan niya ang pintuan ng langit para doon ka na mapunta. That's eternal security. Na para ma-miss yung iba na hindi nila alam at hindi na ipapangalam na meron palang eternal security. In fact, hindi nila matanggap yung one save, always save kasi para sa kanila, lisensya raw yung parehong tao mabuhay sa kasalanan. Pero hindi, that does not change the fact na lahat ng sumasampalataya ay may eternal security. Kasi nga naaabuso raw yung grace na pagka sinabing may buhay na walang hanggang, kaya nang pagawin mo, magpunta ka ng langit. Eh, hindi yun yung emphasis dito. Ang emphasis dito, kung ikaw ay talagang nakatikim ng buhay na ibinibigay ng Diyos, babaguhin niya pati yung ating buhay ngayon. Yun yung kulang sa paliwanag. Hindi na ididikitan ng salitang holiness. So he that believeth on him, he that believeth on him is not condemned, you see? But he that believeth not is condemned. So lahat ng hindi mananampalataya, impyerno, diretso. Pero once isang tao ay manampalataya, at sabi ng Biblia, he is not condemned. Amen. So we have come to Christ. Whosoever believeth in him should not perish. So you have come to believe in Christ. So nung tayo ay lumapit sa Panginoon, ang palatandaan ng paglapit na yan ay nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. Yan yung panahon na sinabi ng Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso at kinikilala kita bilang aking personal na tagapagligtas. Nung tayo ay lumapit kay Kristo, yun yung araw na ating natanggap ang ating ganap na kalayaan. Kung yung pagpapakasal ay pagpapasaal, kung tayo ay nagpakasal sa Panginoon, tayo ay kanyang pinalaya sa tiyak na kapahamakan. Amen. Amen? Amen? So kaya napakalaga, have we come to believe in Christ? So how do we know if we have been born again? Walang-wala, we have come to Christ. Tayo ay lumapit, tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Ikalawa, you have been called to Christ. Kasi aminin natin to, hindi lahat may inganyo sa Ebanghelyo. Amen. Iba, mag-anyaya ka. Halika, Bible study tayo. Karamihan ng iimbita mo, di sasama. At yun yung sinasabi ng mga talata natin, this is the condemnation that light is coming to the world and men love darkness rather than the light. Why? Sa totoo lang, when you preach against sin, wala mo na sigurong tao na hindi tatamaan. Verse 20, for everyone that doeth evil hateth the light. Nagtanong, is this true? Pero hindi lahat na nakukonvict na sa sin. Ang conviction should lead to repentance. Yung repentance, pagbabago ng pag-iisip, na kung na-convict siya sa kanyang kasalanan, madadama niya yung tunay na pagsisisi sa kasalanan at kaalinsabay ng pagsisisi niya na yung pagtalikod at pag-iwas dun sa kasalanan. Ang idudulot nun sa buhay ng taong nagsisi ay pagbabago. So everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, kaya hindi lalapit. Pansin ninyo. Lumapit, dumating ang liwanag, pero imbis na lapitan ng tao ang liwanag,
Ayaw niya. Hindi siya lumalapit. Bakit? Sapagkat mahahayag ang kanyang mga gawa. Verse 20. His deed should be reproved. At sa totoo lang, kaya nga hindi ko pwede, hindi mo ipangalan ang kasalanan. Hindi pwede. Kasi paanong iiwas ang tao sa kasalanan dapat iwasan kung hindi ito pinag-uusapan? When you preach about the Ten Commandments, ang Ten Commandments is both positive and negative. Yung positive, thou shalt. Yung negative, thou shalt not. Thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not bear false witness. If you don't preach that, you have nothing to convict about. He that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in light. So, kalawang kapahayagan na ikaw ay naipanganak ng muli, unang-una ikaw ay lumapit sa Panginoon, may pananampalataya, sumampalataya, nagtiwala sa Kanya. Ikalawa, yung kapahayagan na ikaw ay ikaw mismo sa sarili mo tinawag ng Panginoon. Kasi malibang ikaw ay tinawag ng Panginoon, hindi ka lalapit. Kasi katulad ng iba, tayo ay makasalanan din. Katulad ng iba, tayo ay meron ding kahatulan sa ating buhay. Pero anong pinagkaiba? Bakit tayo lumapit? That is an indication that the Holy Spirit has already worked in our hearts. Ginusto natin lumapit. Kaya yung iba, paniniwala nila, ako sumampalataya eh, kaya yun, akin yun. O yun. Nabagay, totoo naman yun. Pero kung alam natin itong katotohanan na ito, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, walang lalapit sa Diyos. You have come to Christ because you have been called to Christ. Malibang tawagin tayo, nobody will come to Christ. Tanggap pa natin yun? Naunawaan natin yun? Kaya yung nandito kayo ngayon, hindi na aksidente yan. Nung minsan nakarating ka rito at paulit-ulit ka lang nandito, hindi na aksidente yan. Pagkilos na paggawa ng Panginoon yan sa buhay natin. You have been drawn by the Father to Christ. Ha? Ano yan? John chapter 6 verse 29. Pansinin nyo. God worked in us to believe in Christ. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on Him whom He hath sent. You see? So malibang ang Panginoon ang trumabaho sa puso natin, hindi tayo maniniwala. Katulad din tayo ng iba. Kaya nga sabi ko, di ba, madalas sinasabi ko, hindi tayo perfecto, pero hindi tayo ordinaryo. Bakit? Kasi pinili ko. Huwag mo kalilimutan, ikaw ay tinatak ng Panginoon at dinalahan niya sa kalagayan na ikaw ay nangangailangan ng tagapagligtas at tinanggap ng Panginoon. Hindi sa lahat nangyari yun. In fact, yung mga kasabayan mo na nakapakinig, hindi lahat yun tumanggap. Pero ikaw tumanggap ka. Gawa ng Diyos yun. It is the word of God that you believe. Pansinin mo. John 6:29. Meron pa, John 6:65. And he said, therefore, I said unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. Walang makakalapit sa akin, malibang ito ay ibigay muna ng Ama sa inyo. Very interesting yung salita, except it were given unto him of my Father. Very interesting. Bakit? Kasi pansinin nyo, Ephesians 2:8-9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Yan yung ibinigay. Ano yung ibinigay? Yung faith. For by grace are you saved through faith. And that not of yourselves. Yung faith na nandiyan sa iyo ngayon ay hindi sa inyo galing. Yun yung sinasabi ni Kuba. Ito ay kaloob ng Diyos. Malibang bigyan tayo ng Diyos niyan, walang sino man lalapit sa anak. So in fact, yun yung sinasabi sa verse 65, na except it were given unto him of my Father, malibang ang Ama ang gumawa dun sa ililigtas, hindi siya lalapit kay Kristo. Not of works, lest any man should boast. Kaya magiging pananampalataya nasa atin. Hindi natin pwede pagmalaki, hindi ako sumampalataya, hindi ako maliligtas. Totoo yun. Kung di ka sumampalataya, di ka maliligtas. Pero huwag mo kalilimutan, hindi sa iyo yung pananampalataya ang nasa iyo. Yun ay kaloob ng Diyos.
So mali bang ibigay yan, di ka lalapit. So mga kapatid, nakalapit tayo kay Kristo dahil tayo ay pinalapit ng Ama. Yan yung the wind bloweth where it listeth and canst not tell where it cometh. Yan yung ibig sabihin mo. Father's will which hath sent me, that of all whom which he hath given me, I should lose nothing but should raise it up at the last day. Kaya ako naniniwala ako sa eternal security. Kasi lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo, walang mawawala ni isa. Kaya yung sinasabi ni Peter na he is not willing that any should perish but that all should come to repentance. Ang naniniwala ako sa mga elect. Wala ni isa sa kanila ang mawawala. Pero para sabihin natin, ang ibig sabihin nun, gusto iligtas ng Diyos ang lahat ng tao. Mali na. Bakit? Kasi sa oras nito na nag-uusap tayo, marami nang nasa impyerno. So talunan na ang Diyos. Kanya? Eh yung sabi rito ng Lord, I should lose nothing. Hindi na mo. Kaya i-connect tayo dito sa kwento ng isang daang tupa na may isang nawala. Iniwan niyo yung 99 para hanapin yung isang nawawala. Yun yung kwento na to. Kaya hindi tayo naniniwala sa general atonement na gusto iligtas ng Diyos ang lahat. Eh hindi naligtas ang lahat, talunan ng Diyos. Kasi mas magaling ang tao kasi ayaw nila sa Diyos. Ako naniniwala ako, lahat ng hinirang ng Diyos, maliligtas. Kapatyakin mo, kapatid, kasama ko sa inyo. Paano nga alaman yung pastor? Ito. You have come to Christ? You have been called to Christ? Paano mo masasabi na you have been called to Christ? Pero hindi ka na hihiwalay sa Panginoon. Kung ikaw ay tinawag na ng Panginoon, hindi ka na hihiwalay sa Panginoon. I will not lose anything. At sabi dito, and this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. You see, look into verse 4. Whosoever seeth the Son and believeth on Him will have everlasting life. They shall be taught of God. He that hath heard and hath learned cometh to Christ. No, verse 44. No man can come to me except the Father which has sent me. Draw him, and I will raise him up as the last day. It is written in the prophets that they shall all be taught of God. Every man therefore that hath heard and hath learned of the Father cometh to me. You see? So kaya ako naniniwala ako, yung you have been taught, tinuruan ka, you have heard, napakinggan mo, and you have learned of the Father, tinuruan ka ng Ama. At dahilan doon, lumapit ka sa Anak. Kaya ako naniniwala ako, yun yung born again. Sila yung tinamaan ng hangin. Sila yung nadampian ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At nung nangyari yun, yun yung nagdala sa kanila sa paanan ng Panginoon. Not that any man hath seen the Father, save he which is of God. He hath seen the Father. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. How can you reject the teaching of eternal security kung paulit-ulit yung everlasting life? Nabilang nyo ba kung ilang beses binanggit yung everlasting life? At palagi tuwing babanggitin yung whosoever believeth on Him, kaduktong nun, hath everlasting life. Kaya walang ibang formula para maligtas, malibang pananampalataya sa Panginoon. At yung pananampalataya na yun, mga kapatid, huwag natin kalilimutan, yan yung pananampalataya bigay ng Diyos sa atin. Ulitin ko ha, hindi ito kalooban ng tao, kundi ito ay kalooban ng Diyos. Pansinin nyo ha, yung believing, katumbas ng receiving. But as many as received Him, to them gave the power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. So, believing is receiving. Receiving is believing. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, kanino kalooban ang umiral nung tayo maligtas?
Kanino kalooban ng ugiran nung tayo naipanganak na muli? Wala na iba. Kasi kung sarili natin kalooban, lalapit pa tayo. Hindi. Capital N-O. No. Diba? Wala. Of His own will begat He us with the word of truth that we should be the kind of first fruits of His creatures. So it's not our will. It is God's will that operated. Eh, pastor, eh, tumanggap ako eh. Kung sa loob, hindi ko mo pinili sarili ko. Yun na nga. May sinasabi sa Book of Psalms, the Lord will make His people willing on the day of His power. Diba? Nung dumating ang baha, yung dilubyo, panahon ni Noah, may iniligtas ba Diyos? Gusto ko niya iligtas lahat? Sino lang yung naligtas? Yung sumakay sa arko. Nung sinunog yung Sodom at Gomorrah, niligtas ba ng Diyos ang lahat? Hindi. May iniligtas ba siya? Oo. In fact, doon sa mga iniligtas niya, meron pang isang kumawala. To begin with, oh, wala akong kaduda-duda. Mrs. Lot is not safe. Bakit? Kasi nung sinabing iiwan na yung lugar ng kasalanan, hindi niya maiwan. Bakit? Sapagkat ang puso niya nandito sa lugar ng kasalanan. Kasi lumingon niya. Kaya nga, tama yung prayer na not my will, but thine be done. You know why? Kasi kung kalooban natin ang iiral, mapapamak tayo. Huling-huli, how do we know if we have been born again? Pakibasa. Paano natin malalaman na tayo na ipanganak na muli? Basa. You have come to Christ? You have been called to Christ? Ano yung huli? You have been changed. Pansin niyo, but he that doeth truth cometh to the light. Hindi nyo ba alam na nung tayo tumanggap sa Panginoon, yung kauna-unahang katotohanan na tinupad natin ang kalooban ng Diyos ay yung actual na pagtanggap. Yun yung first step ng inyong pagsunod sa Diyos. Nung tayo ay tumanggap. Kaya kaalinsabay ng ating pagtanggap, tayo ay lumapit. Kaya ka tumanggap kasi lumapit ka. Kaya ka lumapit kasi tumanggap ka. Pagbalik-balik na rin mo man yun, magkasama yun, hindi mo pwede pag-iwanan. Kasi walang tatanggap na hindi lalapit. At walang lalapit na hindi tatanggap. Kaya ito lang ang simpleng tanong, ikaw ba talaga tumanggap na? Kung ikaw ay tumanggap na, dapat nabago ka. Hindi ka po pwedeng tumanggap na walang mababago sa'yo. He that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest that they are wrought in God. Alam niyo kung ano yung sabihin nito? Na yung mismong ginagawa mo, lalo na yung paglapit mo sa liwanag, yung mismong ginawa mo ay gawa ng Diyos sa iyo. This is the word of God that you believe. Diba? Malinaw na malinaw, kaya ka lumapit dahil ipinalapit ka ng ano. Kaya ka tumanggap kasi ang banal na Espiritu gumawa sa iyo. Kaya lahat ng mga gagawin mo ay nagawa mo sa liwanag. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kaya nangyari ito, noong araw na tayo tumanggap. Ngayon, pinag-iinita ka na sa inyo. Bakit? Kasi palagi kang kumatakas, simba ka ng simba. Pero palagi kong sinasabi, huwag niyong gamitin excuse ang simbahan para makaiwas at mabaho sa bahay. Ha? Bagamat ano doon na tayo, kasama sa pagbabago, yung pagnanasa na palaging sasamba sa Panginoon, palaging nasa gawain, ano doon na yun? Pero huwag tayong masira sa ating katotoo, sa ating mga magulang, sa mga kasama sa bahay. Bakit? Kasi kung tunay na tayo yung binago, yung pagbabago niya, gagamitin ng Panginoon ng pagpapala para yung ibang mga kamag-anak natin makakilala rin sa Panginoon. Amen? At napakalaga na maintindihan natin, ito yung panawagan natin.
Hindi tayo niligtas para iligtas lang. Hindi. Iniligtas tayo ng Panginoon sa isang layunin na tayo ay gamitin niya para sa kanyang kaluwalhatian. Ito yung panawagan natin. According as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Na yun yung ano, di ba? Kaya babalik at babalik tayo dun sa the people called to be holy. Tinawag tayo sa kaligtasan, hindi para maligtas lang. Hindi. Tinawag tayo ng Panginoon sa kaligtasan para maging kaluwalhatian ang kanyang pangalan. Paano maluluwalhati yung Panginoon sa buhay natin? Paano? Pag namuhay tayong may kabanat. Amen? Matthew 5:16. That they may see your good works and glorify your Father. Who is in heaven? At yung pagbabagong nagaganap sa atin, hindi pagbabagong pilit, hindi. Yan yung pagbabagong naganap sapagkat binago ng Panginoon ang ating pangkalooban. Kaya yung pagbabago, nagsimula sa loob, palabas. Kaya maraming mga tao, pilit na nagbabago, pero sumusuko, natatalo. Bakit? Kasi ang pagbabagong nagaganap, paglabas. Pero malibang ang pagbabago magsimula sa kalooban, hindi magbabago yung tao. No, pakita ang tao. Kaya pati paggawa niya ng kabutihan, dahil hindi nagsimula sa loob, ako mali. Kasi sa totoo lang, gumagawa siya ng mabuti, pero sa kalooban niya, hindi ganun ang gusto niya. Kaya pagpapakimbabaw, pagkukumbara. Kaya may narinigan tayo. Ha? Beware of hypocrisy. Kung Kristiyano ka, magpakatotoo ka. Pamuhay mo, yun dapat mo ipamuhay. Ephesians 2:10, ano sabi dito? For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works. Pansinin nyo ha? We have been saved, not by good works, but we have been saved unto good works. Malaki kaiba. Hindi tayo naligtas dahil sa mabuting gawa. Hindi. Naligtas tayo para sa mabuting gawa. Yeah, which God had before ordained that we should walk in them. This is our calling. Ito yung panawagan natin. Na kung tayo ay iniligtas ng Diyos, iniligtas tayo para yung buhay natin magamit niya para sa kanyang kaluwalhatian. Being obedient to God is a clear proof of regeneration. Kaya yung pagbabagong naganap sa atin, yan yung resulta ng pagkapanganak natin sa espiritu, at dahil na ipanganak tayo sa espiritu, ang naging resulta niyan, naging masunurin tayo sa Diyos. Tignan niyo yung 1 Peter 1:2. Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, that's the regeneration of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be with you. So, if you have been born again, makikita yung epekto, yung resulta sa buhay natin. May pagbabago. Aling pagbabago? Naging masunurin tayo sa Diyos. Kaya every time nakakapanginig tayo ng salita ng Diyos, instead na masaktan ka at mag-react ka na, ay, ano ba yan? Kinasaktan ako. Hindi, dapat natutuwa ka na mayroong inuutos ang Diyos na susundin natin sa ikabubuti natin. Huwag mong kalilimutan, ano man ang ipinasusunod sa atin ng Diyos, hindi siya ikasasama natin. Kaya kung ikaw ay susunod, ibig lang sabihin niyang kapatid, wise ka. Bakit? Kasi kung di mo susundin yung pinagagawa ng Diyos, ay ikabubuti natin. Fool ka. Now fool. Ikaw na. Haling, sabi niyo. Di ba? Kanino ginamit yun? Yung sa rich. Yung sabi niya, I will destroy my barns, I will build greater. At sabihin ko sa kaluluwa ko, eat, drink, and be merry, for tomorrow you die. Ano sabi ng Diyos? Loud, fool, tonight thy soul be required of thee. So being obedient to God is a clear proof of regeneration. Are we obedient? 1 Peter 1:22, seeing you have purified your souls in obeying the truth, through the Spirit. Pansin niyo, hindi niyo ba napansin that obedience is always connected with the Spirit?
1 Peter 1:2, sabi, that through the sanctification of the Spirit unto obedience. Verse 22, seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit. Pansin niyo, kaya nga, kailangan na born again ka muna eh. Kasi you cannot be obedient to God unless you have experienced the new birth. Amen? Amen. Kaya yung mga tao na walang plano na sumunod sa Diyos, pasulput-sulput lang kung gusto niya sundin ang Diyos o hindi, paimbabaw. Pero deep within his heart, wala siyang balak kung sundin ang Diyos. That is a proof na hindi pa siya ipinanganak ng Diyos. Bakit? Kasi sa totoo lang, kung tayo nakatikim ng ikalawang kapanganakan, yung mismo karanasan na yun na magtutulang sa atin pag nasa nasubunod sa Diyos. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. You see, kaya nga, the word of God is a clear indication na gusto natin maging masuno rin sa Diyos, the word of God is the book to abide. Wala kang ibang pagbabasihan ng pagsunod mo malibang salita ng Diyos. Ang basihan. In the first place, the born again tayo because of the word of God. Yung pinanggalingan ng buhay natin is the word of God. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. Walang pagkasin. At pagka ito sinunod natin, kapatid, hindi ka magkakamali. Amen? You will never regret having obeyed God. Hypocrites are fools, while the holy are wise. Why? Luke chapter 6. Why call you me Lord, Lord? And do not the things which I say. You see? Pagkakit mo ang Panginoon, hindi ka naman sumusunod. Hindi ka ba hypocrite, di ba? Kasi kung Panginoon mo, susunod ka. Yan yung sinasabi dito ng Lord sa verse 46. Whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house and dig deep and laid the foundation on a rock. And when the flood arose and the stream beat vehemently upon the house and could not shake it, for it was founded upon a rock. Sino yan? A man who heard and obeyed. But he that heareth and doeth not, ito na, yung fool. It's like a man that without a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. So balang araw, magkakabistuhan kung sino yung totoo sa hindi. Kailan yun? Ako naniniwala ako sa rapture. Labid. You will have the shock of our life. You will have the shock of our life. Na habang kinukuha na tayo sa alapa, magugulat ka. Yung mga inaasahan mong kasama doon, hindi kasama. Yung mga inaasahan mong wala doon, nandoon. And the greatest shock of your life, ikaw nandoon. Hypocrites are fools. Well, the holy are wise. Ano? Obedient or disobedient? Wise or fools? Holy or hypocrites? Sana umalingongaw sa ating kaisipan bago ako magtatapos. Yung verse 46 sa Luke 6. And why call you me Lord, Lord, and do not the things which I say? Panginoon ba natin siya? Kasi kung siya ang Panginoon, hindi yung kalooban natin ang masusunod. Hindi yung kalooban ang ating Panginoon. At tinatawag natin Panginoon. Kapag darating ang panahon, maraming tatawag sa kanya, Panginoon, Panginoon, di ba ganito ginawa namin? Ganito yung mga pinaggagawa namin. Sasabihin ng Panginoon, di ko kayo kilala. Kayong mga manggagawa ang kapangkalasan. Kasi malibang kalooban ng Diyos ang ating ginagawa, anumang bagay na hindi ayon doon ay katampalasangan sa mga Panginoon.